Yes, meron. So, kamusta being a part nitong Tanglawan Festival ng San Jose del Monte? Yun na nga, nung pagkatating ko dito kanina, na-realize ko, sabi ko, sobrang laki pala ng sports complex ito. And sabi ko naman, nag-pray ako, sabi ko, Lord, sana mapasaya ko yung mga tao mamaya. And it's an honor, thank you for the invite sa akin dito. Dahil siyempre kahit paano makakasama ko yung talagang mga bigati na performers like Darren, Easy, Liam Bales, Jillian, marami pang iba. So, it's an honor at for sure, mag-enjoy yung mga tao. So ano daw, parang isang production, hindi kayo solo spot, parang ganun. AOS o ano man style. But para sa akin naman, tingin ko okay. Kasi para may kakaibang taste naman at kakaibang twist naman ang makita ng mga audience. Hindi ko alam kung ginagawa nila every Tanglawan Festival to, but first time ko kasi. So, sabi ko, okay, push. Kahit sasayawin yung 7 days si Jungkook, okay mo wala. Pero first time sa San Jose del Monte, Bulacan? First time, second time, parang gano'n. Nag-call show lang kami, parang promo before sa GME show, before pandemic pa. So, sobrang tagal. Tanglawan yung first time. How do you find San Jose habang papunta ka dito? Ano ba? Parang ano eh. Dumadami na yung mga stores. Hindi ko siya, parang before, parang akala ko province siya. Pero ngayon parang okay pa tumira dito. Parang may ganun feeling ako. Kasi ang dami ng mga bagong bahay, mga Pilipinong mga bahay. Mga lumalaki na talaga yung mga province. At yung personal assistant ko po kasi taga dito. So alam niya yung ano, i-explain niya sa akin. So sabi niya, kuya, baka gusto mong bumili ng bahay. Sabi ko, kaya pag-ipunan natin. So bibili ka dito. Malay mo, sabi ko. So excited ka bang mag-perform para sa mga taga San Jose dito? Kasi nung nag-soundcheck pa lang, nung nag-try pa lang ako kanina, may mga nanonood sa iba. Aba, parang nanakas ang energy, sabi ko. Dapat mamaya sa live, ganyan yung energy nito, sabi ko. So sabi ko, kung ang crowd dito. Game na game ako. Game na game at excited. And kahit medyo ngayon ko lang naaral yung sayaw, game pa rin. Papakita ka ba daw ng abs dito? Pwede. Pwede po, wasted tayo. Ibigay ako ng jacket, necklace para sa kanila. Wow, talaga? Every performance ko naman may galon. Para kahit paano hindi nila ako makalimutan. Tapos kamusta? Kumbaga makakasama mo yung mga kapamilya artists like sila Darren, sila AZ, di ba? First time ba? Si AZ nakatrap. Actually, sila Darren at AZ nakikita ko niyan before bago ko lumipat kasi gala na rin ako sa kabilang network. So, parang may pag-ano na, uy, kamustahan, kamusta? Kasi long time. And si Darren, parang last nakita ko, may pag-ano katangkad. Ngayon talagang nag-mature at iba na rin talaga yung build niya. Sabi ko, nice to see you. AC naman kasama ko sa movie na sinushoot namin after the ngayon? Film. Bago lang? Di pa namin masasabi yung title but masasabi ko lang. Ongoing na yung shooting niya? Ongoing. Mga sumasubaybay sa akin simula bata, magkakaroon din ng nostalgia feeling dahil itong ginagawa naming film talaga tumatak na rin sa showbiz industry. Wow. Ang gagaling nung pinili ngayon, mga talagang total performer kayong lahat, no? Wow. Sila Darren, sila Easy, kasama ka doon, di ba? So, kamusta? Kumbaga makikipagtagi sa kaman ng sayo, kala Easy, kala kaya Darren, nga dong, Jillian. Hindi ko alam yung sayo kanina. Parang binibigyan nila ako ng choice if gusto ko sumama or hindi. Sabi ko, sige, kahit mahirap pick up yung sayo, gusto ko sumama. Dahil gusto kong makasama si Darren, Easy, Jillian sa isang stage na hindi naman, hindi ko ina-expect na magkakaroon sa this year. So, may iba tayo, Paul. Kamusta naman daw ang puso mo ngayon? Ay, syempre, happy. Kamusta si Mikey? Matagal-tagal na rin kayo. What's the secret of being together? Secret kasi siguro yung pagka may mga bago kaming nakikita attitude sa sarili. Siguro yung nagiging secret namin, ino-open up namin agad. Kumbaga, pagka may problema kami, hindi na kami umabot sa tinatago namin or nag-hold kami ng any bigat sa loob. Siguro pag kami problema, okay ko, pag-usapan na natin. Mag-meeting na tayo, discussion na. E tingin ko yun naman yung nakakapag-grow sa relationship namin together. And ngayon, sobrang saya ko dahil kayo paano nag-grow siya sa school, graduating na siya, architecture. Oo nga daw, no? Ang dami niya gusto sa life niya. So sabi ko naman, support naman ako sa kanya. How do you support her dun sa journey niya?
Siguro kapag kailangan, minsan kasi si Mike kapag masyadong madaming ginagawa na si stress, kailangan niya na kausap. So sabi ko, anytime need mo nag-uusap at magsabi, relax ka lang. Ikaw yung taga-kalma. Then kapag kailangan niya naman ng tulong sa YouTube, kasi nag-vlog din kami, minsan ako yung nagbibigay niya ng mga ideas sa kung ano yung gagawin niyang content for herself. Kapag gusto niya ng kape, pinapadala ko lagi. Wow! Anong klaseng kape ba yan? Matamis ba yan? Kung anong gusto niyang kape, di ba natin yung kape? Minsan hindi. Depende sa mood. Well, kapag mga ganito bang mga activities, yung mga lalo na magpa-perform kasi stage sa crowd ng mga tao, talagang inihahanda mo yung sarili mo. Kasi di ba sa social media, ang dami yung mga celebrity na nababash. Dahil nasa appearance sila, doon nag-perform sila sa mga events. Ako kanina nga, kung nakikita niyo, hindi niyo wala pa kasi kanina. But kanina, lagi po pag-ahanda, unang-una stretching. Stretching ako. Tapos, punta ako sa CR, doon ako medyo nag-ahanda eh. Hindi yung handang kung ano man ha. Pero yung handang, isa sumisigaw lang ako para mawala yung pagka-tense. Tapos yung kanta ko na lagi ko naman ginagawa, lagi ko kinakanta, kahit papunta, kahit sa concert. Para focus ko na lang pagdating ko sa stage, eh yung mapasaya yung mga tao. Yun lang naman yun. Baka ano ka talaga, minamay mo yung appearance mo sa public. Oo, yun. Hindi ka naman umiinom bago. Bago. Mag-energetic ka. Mostly ng pinapost mo ngayon, medyo sexy. Ikaw ba, papunta sa mga mature girls na showing ng skin. Actually, parang since 2019 pa naman po, simula nung nag-bench body endorsement ako, matagal ko naman na talaga pinopromote na rin ang bench. At malaki yung utang na loob ko talaga sa bench dahil isa sila sa mga nagtiwala sa akin. Sa pangalan ko, napakita sa billboard sila, sa stores nila. So sabi ko, kung ano man yung way ko na may tulong yung bench body at yung bench brand. Sabi ko po, at mapakita ko rin sa mga tao yung lifestyle ko na kahit pa paano, nandudod pa rin yung workout sa busy life. Yung pagiging, papakita ko rin siya, huwag ka masyado mag-isip, huwag ka masyado maging conscious sa sarili ko. Kung ano yung gusto mong ipakita sa mga mamahal, mga sumusuporta sa iyo. Hanggang underwear lang ba? Oh, baka. How far can you go? Mag-comment na yung ano, si Mikey, baka mag-comment more. Ayaw niya ba? Ayaw niya ba? Nakikita ka nung... Pero sa pelikula, carry mo na? Sa pelikula, yun yung sabi ko eh, baka depende sa story. Kasi ako naman, gusto ko maganda pa rin naman yung story. Gusto ko may mapupuntahan pa rin naman. At kapag nakita ko rin sa sarili ko, nakita din ng mga tao. Nasa paligid ko, circle ko, manager, UGMA Network. Kung pwede, sabihin nila po, tingin ko makakapag-grow to sa career mo as a actor. Yes. Kaya mo ba hanggang bat exposure? Bat exposure? Kung pwede eh. Nag-picture naman ako na parang nakatalikod mo sa Instagram, di ba? So, parang wala... Kaya naman. Wala naman akong anything about it. Parang wala naman akong politic conscious. Depende sa project. Oo, depende lang talaga din sa project. Si Mikey ba may say sa mga ganyan? You need to ask permission pag may mga ganyan. Minsan may permission. Anong sinasabi niya? Pero okay, minsan gusto ko binibigla ko siya para makita ko yung reaction niya kung gumagana ba sa kanya. Kung medyo, napapagana. Sa ano reaction niya kapag nagpo-post ka? Especially meron kayo sa CR. Grabe, gaganong tatawag. Wow. Grabe, ilan pa ba yan? Ilan lito? Siguro biruan lang, wala naman anything na pinag-aawayan namin, wala naman. Pero what? Nakita niya naman siguro na before pa lang naman kumit kami, parang yun na yun, Ganun ka na eh, na what's something special about her? Kung bakit talagang hanggang ngayon eh, mahal na mahal mo pa rin si Mike. Yung tapang ni Mike. Tapang niya. Na parang feeling ko kaya ako ipaglaban. Dahil growing up, parang natatakot ako kumindi eh. Parang growing up sa sarili ko. Parang hindi ako ganun katapang na parang yung pinapakita sa akin ni Mikey na pag naaabuso na ako ng isang tao or anything, si Mikey yung, uy, lalo ka muna, kailangan mo isipin mo na medyo naaabuso ka na niya. Siya yung parang, ano ba tawag dito, siya yung opposite ko sa galing ko. So, yun yung gusto ko sa kanya, yung tapang niya. At
lumalabas yung dahil manya. Wow! Sige, please invite them na lang to be part itong Tanglawan Festival. Unang-una, thank you, Tanglawan Festival, sa pag-ibig ko sa akin. Sana next year naman, kung mabalik ako, why not? Kasama si Mikey. And sa ngayon, enjoy muna natin. Siyempre, with Darren Espanto, si Boy Pasho, Jillian Ward, ako, Kaya Valles, at maraming pang iba. Promise, mapasayahin namin kayo at bibigyan namin kayo na giveaways. Thank you. Follow up lang ako po. Anong pinagkakaroon?